Ipapakita ko sa inyo yung mga halaman na sabi nila halamang pampaswerte sa loob ng bahay. Kaya ngayon, ito yung aking halaman. Sabi ng pungsoy, isa ito sa nagbibigay ng swerte kapag mayroon ka nito sa loob ng iyong tahanan. Ito ang money plant. Itong halaman na ito, napulot ko lang ito o nakuha ko lang sa labas. Mga ilang stick lang, tapos nilagay ko sa tubig. Hindi yan nakatanim, nasa tubig lang yan. Ayan o. Wala na pala siyang tubig. Ayan, ibabad mo lang siya sa tubig, tapos dadami na siya ng ganyan. Sasanga-sanga na, tapos kung gusto mo pa magtanim sa iba, kumuha ka lang dyan ng isang sanga, ilababad mo ulit sa tubig, at magkakaroon ka rin ng panibagong ganyan. To halaman na yung money plant. Ang sabi nila, money plant, yan daw halaman na yan, maganda pag meron ka sa loob ng bahay. Tapos ngayon, meron pa akong isang halaman na namumunga na. Ipapakita ko rin sa inyo. Ito o. Tiyang, tiyang! Yung aking orange. Kasi nga, Chinese New Year, kasama yan sa decoration. Kailangan mag-decorate ka rin ng bilog-bilog para si ang swerte daw eh, parang New Year, mag-ipon ka ng bilog-bilog para daw sagana ang buong taon. Kaya yan, nag-display ako ng bilog-bilog. Yan, namunga na yung aking orange dyan. At yung orange na yan, hindi yan mala mauubos kahit ilang taon, diba? Yan ang aking orange. Sabi ng pungsoy, maganda lang, mag-decorate ng mga bilog-bilog din. Katulad niyan, yan o, oh, yan, orange. Pero, huwag mong kainin yan ha, kasi hindi yan hindi kanya matutunawan. Masulad pa, kita ko sa inyo yung iba kong halaman nandito sa loob ng bahay. Ang dami kong halaman dito sa loob ng bahay. Ito ang halaman ko, malaki. Ayan. Tatlo yan sila. Ang tawag ko sa kanila ay Tatlong Maria. Yung mga halaman na yan, pag hindi ko rin yan dinidiligan, nagtatampo yan. Kailangan kinakausap mo rin yan mga yan eh. Yan o. Ang tataba nila kasi kinakausap ko sila. Kasi nga, wala nga akong kausap dito, kaya sila na lang yung kinakausap ko. Ayan. Kausapin mo sila, sasagutin ka niya. Anong pangalan mo? Anong pangalan nyo? O, oh, diba? Humasagot yan eh. Ayan, ito tanongin mo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay kami ay Tatlong Maria. Diba? Sasagot yan, no? Ayan sila. Pero hindi yan hitinanim. Binili niyan. Binili. Matagal na rin yan sila. Ayan, no? Diba? Ang taba nila? Diba? Maroon, ano lang kasi, kailangan sa halaman. Minsan, parang kinakausap mo rin sila palagi pag nagkaroon ng mga patay-patay na doon sa baba. Sabihin mo, bakit anong problema? Ba't kayo nagkakaganyan? Anong kailangan nyo? Kulang ba kayo sa dilig? Or sobra kayo sa dilig? Ayan. Tapos sasagot sila. Hindi naman yan. Kulang lang kami sa aburno. Ganon. Ganon sila sumagot. Ayan, ayan o. Oh. Ayan yung aking halaman na si Tatlong Maria. Ito naman yung aking aloe vera. Ito yung nanay o. Oh. Ilagyan ko na siya ng bakal kasi hindi na niya kaya yung kanyang katawan. Masyado na siyang mabigat. Natutumba na siya. Gusto ko na nga siyang tanggalin pero sayang naman. Ayan o. Oh. Pero ngayon, ang dami na naman niyang anak. Anak ng anak lang kasi ito eh. Wala na itong ginagawa ko di mga anak. Kaalis ko lang ng anak mo nung katatanim ko lang ng mga anak nito eh. Nakasampung ano rin ako, nakasampung paso. Wow!
Yan, ang dami na doon sa kabilang bintana. Puro na aloe vera. Ngayon, ang dami na naman niya. Saan ko na naman yan ilalagay? Maghagilap na naman ako ng mga paso. Ayan, no, ang dami niyang anak. Ayan, ang dami niyang anak. Lilipat ko na naman yan. Ang dami talaga niyang anak. Work, work. Masipag siya mga anak. Yung dati niyang anak nilipat ko. 10 yata na paso. Pinamigay ko na yung iba. Wow! Kasi puro na kami aloe vera dito. Puro na, para na kaming gubat. Ayan ngayon, problema ko na naman yan. Kung paano ko na naman yan ilipat. Ang lalaki na oh. Kailangan ko na siyang ilipat. Ikaw ha, anak ka ng anak. Hindi mo na nga kaya katawan mo dyan, natutumba ka na, anak ka pa ng anak. Ano ba talaga? Ayan yung aking aloe vera. Mahilig mga anak. Kung gusto niyo magtanim ng aloe vera, yung katulad niyan oh. Ngayon dito naman tayo sa aking little garden. Wow! Medyo payat sila kasi malamig ang weather. So, hindi sila, buti na lang may nakasurvive. Ayan, nakasurvive yung aking mga kamatis. Mga kamatis, ayan, oh, may bulaklak na sila. Wow! Ayan, yung aking kamatis. Here at my little garden. Ito ay lemon. Yan yung aking rosemary. Napituhan sila sa weather kasi malamig. Ayan ah. Yan ay avocado. Yung buto ng avocado, pinatubo ko. Ayan na siya. Wow! Ayan yung buto ng lemon. Lemon galing Japan. Ayan, lumaki na rin. Ayan, kamatis. Yung aking kamatis. Yung mga kamatis na yan, yung mga tumutubo lang dyan sa lupa. Ayan, pinatatanim ko sila dyan. Ayan, may bulaklak na siya. Ayan. Ito naman yung pinapatubo kong mga bell pepper. Bell pepper at saka, ayan, yung basil. Kailangan ko na naman silang ilipat. Yan, mga bell pepper. Pero yan, basil. Yan, basil. Sweet basil. Yan. Tapos, ano pa rin? Ayan, kamatis. Hindi pa pwede magtanim na magtanim kasi nga yung weather malamig. Namamatay. Kaya pag medyo okay ng weather, pwede nang magtanim dito ulit. Ayan yung aking mga pineapple. Pineapple, pineapple pie. Ayan o. Yung mga kinainan namin yung ulo ng pineapple. Pinagtatanim ko rin. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang puno. Ayan yung aking tanglad. Natuyo na siya. Yung tanglad kong natuyo. Oh. Kasi sa sobrang lamig. Tapos, mayroon ako dito. Ito, apple dito. Apple. Ayan, mamamatay na. Mayroon ako dito. Ayan, ano yan? Hulaan nyo. Yan ay yung purple na dragon fruit. Yung buto niya. Ilagay ko dyan. Ayan, tumubo na sila. Ayan. Ayan. Dragon fruit. Ayan. Para siyang cactus. Maliliit pa sila. Ayan yung aking pineapple, pineapple, pineapple pie. Marami akong pineapple. Kailan kaya sila mamumunga? Last time, nakapabunga na ako ng isa. Ngayon, ayan, hindi pa, wala pa silang bunga. Medyo apektado sila sa lamig, kaya yun, naninilaw. Pero nakakasurvive naman ng pineapple sa winter. Ayan yung isa. Itong isa na yan, yung pineapple yan ng Japan. Pineapple ng Japan. Ayan. At ayan ang aming terrace, ang aking little garden.
At yun ang aming paligid. Ayan ang mainit sa labas. Pero malamig yung simoy ng hangin. Pero hindi na siya masyadong malamig na yun. Yun. Ang ganda ng view dito sa amin. Yan yung aking kahoy o kalbo. Pero magkakaroon na naman siya ng dahon. Tuwing winter, nakakalbo siya. Ayan yung aking, ano ba itong protas kong pinanim, nakalbo na rin. Pero meron na naman siyang dahon. Ayan, nakaka-recover na sila. Oh. Babalik din yan sa dati, yung maraming dahon. Ayan, dahil nga sa sobrang lamig kaya sila ganun. Ayan, ayan o, nasa taas na siya. Ayan lang mga guys, ayan yung aming kapaligiran. Meron kaming bundok dito sa gilid. Ayan. Ayan yung aming building. Oh, ayan yung swimming pool sa baba. Ayan lang. Salamat.